Dala, kadala, dala. Bakit tila walang kadala, dala ang Sulpicio Lights sa mga serye ng trahedya sa karagatan? 32 na, bumangan hindi na 32 insidente na sa dagat nagkaroon ang Sulpicio Lights mula pa noong 1980. Kabilang dito ang mga insidente ng paglubog, pagkasunog, at pagsansan ng barko na nauwi sa pagkamatay ng libo-libo karao. World records! Nasa world records na ang Sulpicio bilang may pinakamaraming trahedya sa dagat. Ang impormasyong ito batay sa report ng Lloyd's Maritime Intelligence Unit ng London na kinikilala bilang Bible of International Shipping. Ang pinakamalalang trahedya, ang pinakamalalang trahedya sa dagat sa kasaysayan ng mundo, ang Doña Paz Tragedy, saan mahigit 4,000 katao ang patay. 150 katao naman ang namatay sa Doña Marilyn noong 1988. 64 na tao ang namatay sa Princess of the Orient noong 1998. 850 pinatayang 850 naman ang namatay ngayon sa pagtaon ng Heavy Princess of the Stars. Mas kiling na maituturing ang biglaang pagkamatay ng mga walang buwang na pasahero. Bakit nga naman hindi tatawagin ng floating coffin? Floating coffin ang mga barko ng Sulpicio kung ganito na karami ang namamatay. Walang binatbat ang mga masaker na nangyayari sa lupa. Ngayon ang karagatan na rin ang nagsisilbing silbingan. Libo-libong namatay sa suspicious este Permiso Lights pala. Kaya naman magpahin ng marami, tanggalan na ng prangkisa ang kumpanyang ito. Kaya, ang tanong, ano nga ba meron ang Sulpicio Lights at sa kabila ng paulit-ulit na insidente ay nakapag-ooperate pa rin ito? Malakas daw pa talaga ang kapit ng Sulpicio Lights? Yan ang tanong! Hindi ko maintindihan kung bakit ang Sulpicio ay nakakalayag pa rin. Alam mo, sa lahat ng tatanungin mo, parang yun pa rin ang yun pa rin ang sinasabi. Eh, ang dami-dami na parang kasalanan, bakit tuloy-tuloy pa rin ang paglalayag? At nakaka-shock talaga ang sinabi ni Pangulong Arroyo na nung una akala ay, uy, okay si Pangulo, talagang tatanggalan na daw niya ng prangkisa, biglang kinlaro, ay hindi, makapaglalayag pa rin sila. Babantayan lang daw ng maigi. Meron ng mga sea marshal na magbabantay naman, well, in fairness, doon sa mga cargo vessels. No? Eh, bakit hindi nila binabantayan yung dati pa? Dalawa kasing punto to partner, no? Passenger at saka yung cargo. So, paano pag naghalo? Pag naghalo yung cargo sa passenger? Kasi ngayon po, yung mga passenger may halong cargo. Hindi ko lang alam kung yung cargo hinahaluan ng passenger. Baka may mga tao sa loob ng mga container na nakapasok. Meron tayong mga sasakyang pandagat na passenger cargo. No? May accommodation for the passenger, may lugar din para sa kargamento. Mm-hmm. At saka meron purely cargo vessels. Sa Sulpicio, meron pong 7. Yan. At saka yung passenger cargo ay 14 po. Marami pa sigurong uri ng kemikal ang sumasakay sa iba nilang mga barko. Na hindi naman dinedeclare ng tama sa Philippine Coast Guard at maging doon sa mga permits na dapat daanan. Pero ito yung sabi naman muna, no, partner, ha? Sabi ho ng Sulpicio Line sa punto ho muna noong tungkol doon sa endosulfan na issue. That chemical is a transshipment from abroad. Okay? It's consigned to Del Monte. They have all the proper documentation. Pensya lang kayo, kasi we also did our best. From day one, we really did our best. Ang effort namin is rescue talaga, hanapin lahat. Well, talagang naluluha-luha yung isa sa mga may-ari ng Sulpicio, pero wala yun doon sa mga namatayan talaga, no? At sa pinsala, nadadalhin na yun itong endosulfan.
what will it take para matanggalan ang parangkisa ang isang official shipping company? Pagkatapos ng accident, binigyan namin agad ng order sa marina.